Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na dyan with evidence na ko po. Ito na, nagsalita na ang mga pari. Oo, may bishop, may isang pari na nagpaparinig na tungkol sa Paul Voronic na presidente. May isang pari na si Father Shano kung saan nagsalita na laban sa Paul Voronic na issue. Hindi man siya naniniwala kung totoo man o hindi, ay dapat magmanilay-nilay na ang mga tao. Tapos itong si Bishop Perez gustong makabalik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naku po mga kabibig ha, ano kaya ang rason ng mga paring ito na nararamdaman na nila na medyo simplang ang gobyerno ngayon? Pero medyo hindi maganda ang pagtatakbo ng ating gobyerno. Anong klaseng pagtakbo ba meron ngayon? Anong klaseng kabangagan ba meron ngayon? So eto mga kabibiga, masishare akong video sa inyo. Ito ay isang post ni Mr. Jason sa kung saan nagsalita si Father Shano. Okay mga kabibig, so eto mga kabibig ha. Hopefully it's clear in your screen. O yan, si Father Shano. Nag-react siya tungkol sa issue. Nagsimula ng magpasaring ang simbahang Katoliko. Ito na kabibig. Anong drogas gisayunan ka na nang nagdaha sa atong nasod. Nga muna, drogas. Ako, di man lang sa kumutuo, ana. Di lang sa kumuingon na sayop na. Na onsay ti mailhan sa tao nga naay bisyo labi na ng drogas, mao ni ang una timaan, maayo lang sa istorya, way aging nindot, way maayong buhat, pero pasultiha makabuhig patay. Ikaduha, particular kay kwarta, hasta kung kwartas asawa kawaton or kwartas bana kawaton, bisa gikinahanglan para ipalit og bugas og tambal, kwa-kwaon pag yun. Porting kusuga mangawat, mga kawatan ka istanan. Mga kawatan? Ikatulo. Kanina like akong katapusan, pero di pa ni mo ikatapusan. Dali kay na silang maratol og mahadlok. Ooh. Paranoid. Paranoid. Kasukan yung kab, kalagutan yung kab. Nga naman, aron di na ka magsiging atake nila. Ooh. Hadlokon ka, hulgaon ka, iharas ka. Aron lang yun din aka musulti o bati nga to nila. Kay hadlok, magkaya na sila istorya hagbati. Paranoid. Siging hisgot anang drogas, isayunan ka na, nang nagdaha sa atong nasod. Nga muna, drogas. Ako, di man lang sa kumutuo, ana. Di lang sa kumuingon, nasayop na. Sabi ni Father, hindi siya naniniwala or hindi siya nasabing malito, pero ito'y nakaka-apekto, mga kabibig. Ayo lang sa istorya. Maano daw yung paano mo ma-determine na yung tao ay gumagamit ng droga. So marunong magsalita, talagang madadala ka sa mga sinasabi, pero walang nakikitang product. Walang nakikitang ebidensya na kung saan maganda ang kayang trabaho. Ano pa? On pag yun, porting kusuga, mangawat, mga... Mahilig magnakaw. Oo, lahat minanakaw. Yan ang sabi ni Father. Yung mga sintomas ba, kung paano madetermine na isang tao ay drugadista, addictos benedictos. At yung pangatlo... Paranoid. Paranoid. O, sabi ni Father, paranoid daw, kaya hinaharas, galit na galit. Kung sino man ang nagbabasya kanya, kailangan talaga na patahimikin, kailangan gurgurin, kailangan hindi na magsalita, hinaharas niya ang mga tao. Paranoid. Siging hisgot anang... Yun mga kabibig, yun ang reaksyon na parang naging trending na ang istorya ito. Kaya nagbigay si Father Shano ng mga hint kung paano mo malalaman na ang isang tao ay drugadista. Nako, yung una parang ang galing magsalita, flowery words ang ginagamit, madali kang makumbinse, pero later on wala sa gawa. Pangalawa naman is, ano tawang daw doon? Magnanakaw. Lahat nanakaw. Pangatlo, paranoid. Kaya kung paranoid, hinaharas niya ang mga taong magbibigay ng
komento sa kanyang mga ginagawa. So yun ang tatlong ways on how to check whether that person is drug user, according kay Father, ha? Eto na naman ang susunod kong ipapakita na video sa inyo. Bishop Perez, gustong makabalik sa puwesto ang mga Duterte. Oh, noong panahon ni Duterte, lahat takot gumawa ng mali. Ngayon, anong nangyari? Ang mga nakaupo, puro kurakot. Naku po, ano kaya ang bakit ganito ang sinabi ni Bishop Perez? Naku, parang nagsimula ng magsalita ang mga nasa Katoliko ngayon, nasa simbahan. Nung iba, kasi yung iba nagsasabi, yung mga pingklawan daw na mga pare daw, sabi nila, tahimik lang. Pero baka ito yung mga paring ito ay talagang they are concerned for our people. They are concerned for the Filipino people and for the government. So, share ko sa inyo, kabibig, itong video sa trending dito, kabibig, ha? Pinag-usapan daw si Bishop Perez, mga kabibig. So, eto, mga kabibig, ha? Pakinggan natin si Bishop Perez. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Ooh. Yung mga hindi pumalakpak, eh bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot. Mm-hmm. Na gumawa ng mali. Totoo. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, eh biglang... Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. Hala. Naran po kayo? Oh, eh tayo hindi pinanganak kahapon. Totoo. Alam natin yan. Totoo. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap. Correct. Ng pag-unlad, ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Hala! Bakit? Eh matitino yung Duterte. Hala, mga... Ako po'y nangangarap. Ito ha, ito ay isang pangarap ng isang bishop na kung saan nakikita niya na parang iba na nga ang panahon ngayon eh. Nung panahon ni Duterte, parang yung mga tao takot na takot. Yung parang... Totoo naman, takot magkamali. Maraming mga sinasabing gumagamit ng pulboron ay nag-surrender. Yung iba nagbagong buhay sa panahon. Magtanong ka sa mga kabarangay mo, sa mga kapitbahay mo noon, di ba? Kahit yung mga user ngayon, yung mga bumalik sa ginagawa nila ngayon, tanungin mo sila, ano ang mas maganda? Di ba, mga kabibig? O tingnan mo nga ito, o. Nagsabi na ito. Si Bishop, again, Bishop Perez, ha? O sige, supalpalin mo nga yung mga loyalista at BBM supporters. Go. Na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, eh bahala kayo. Hala. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot. True. Na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo. True. Takot. True. Aba, eh biglang... Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. Ala. Naran po kayo? Ako, eh tayo hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte. Sino dito approve sa statement ni Father? Oo. Na mga matitino ang mga Duterte, matakot sila kung tatakbo uli at mga Duterte. Ano yan, kabibig? Kaya threaten sila ngayon. Kaya pilit nila na ang tawag dito na hinaharas si VP Sara na puro mga Duterte ang pinaglalaban nila. Kahit sa Kongreso, puro Duterte ang pinag-uusapan. Kahit sa Senado, puro Duterte ang mga pinag-uusapan. Kahit sa mga
congressman, oh, purong Duterte ang mga pinag-usap. Ito mga kabibiga, meron ako i-share na video sa inyo. Oh. Nakakatawang video ito. Na-share ko na ito ulit. Pero gusto kong i-connect ito sa sinabi ni Father. Okay? Wait for a while, kabibiga. I-share ko sa inyo. At parang napakagandang pagbigay natin ng reflection sa video na ito. Okay, go mga kabibiga. Wait for a while. Boss, sino ba ang mas magaling na presidente? Anong nagagawa ng Duterte niya? Ha? Anong ginawa ng Duterte niya sa 6 na taon? Walang ibang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Si BBM lang. Unang-una, yung Duterte niyo, pagkaupo-upo ng Pangulo, nagdeklara agad ng war on drugs. Anong ginawa niya? Inuubos niya ang lahat ng mga adik, mga pusir. Yung hindi natin alam adik, nagsusurindiran sa mga barangay kasi tapos sa tubhang. Ha? Hindi naging maganda ang takbo ng negosyo nating pulburon. Naging lugi tayo sa 6 na taon, mapagtitiis na yan kay Digong. E si BBM, wala nang war on drugs. Kaya, back to normal. Balik na naman ang kalakaran sa droga. At marami na namang kriminalidad na mangyayari sa ating bansa. At yung Duterte niyo, sobrang inis niya. Ha? Mayroon siyang tinatawag na project na Build Program. Mga proyekto yan, infrastruktura, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, makikita mo at mararamdaman mo yung sinasabi niyang Belt Program. Nakakainis yan. Iyong BBM, ha? Si BBM natin, wala siyang Belt Program, pero mayroon kaming Travel Program. Now which is, pupunta siya sa iba't ibang bansa para mangakit, manginganyo ng mga mayayamang negosyante para mag-invest sa ating bansa at mag-create ng maraming trabaho para sa kapwa nating mga Pilipino. Kaya lang, di pa nangyayari. BBM pa rin. Solid loyalista to eh. Ha? Oh, yung Duterte nyo. Ha? Yung Duterte nyo. Biruin mo, yung lisensya at saka passport, ginawa niyang 10 years. Paano pa makakukurakot yung mga kasamahan natin dyan sa gobyerno? Ha? Paipal eh, kaya mahal na mahal mga OFW yung digong na yan eh. At naiinis ako dyan. At saka ito pa yung malupit. Ha? Ito pa yung malupit. Mayroon pa siyang programang tinatawag na NTFLCAC. Na which is, sugpuin, ahinain ang pwersa ng mga makakaliwang grupo. Sa 6 na taon, nang hina ang ating mga kapatid sa kabundukan. Nahuli ang iba. Ang iba na mayapa na. Kaya nakakainis ang Duterte niyan. Iyong BBM natin, ito yung maganda. Kaya the best president si BBM, nagbigay lang naman siya ng almost 130 na NPA na bigyan niya ng amnestiya. Kalayaan, sumalala, malaya na naman yun. Yung mga sundalong nagbuwis ng buhay para hulihin yung mga NPA, kawawa yun. Sobrang inis ko yung Duterte niyan. Yung Duterte niyan, nagbigay ng scholarship program, ha? Nagbigay ng scholarship program sa mga kabataan. Ang iba naging police. Ang iba naging teacher at kung anumang kurso. Walang nangyari sa ating negosyong pulburong nalugi tayo. Kasi yung mga bata na gusto natin sirain yung buhay, nag-aaral sa panahon ni Digong. Correct. Di ngayon, dahil wala nang war on drugs, laganap ang drugas ang sulok ng Pilipinas. Nagbalik na naman ang kriminalidad. Kahit saan ka pumunta ang daming krimen. Mga drugista, rapes, magdanakaw, hold up yan sa ating bansa. Kaya, walang ibang the best president. Si BBM. Ha? Yung Duterte niya. Panahon ng pandemic, COVID-19. Ha? Hindi tayo makalabas. Pero buhay tayo. Tapos ang mga bilihin ang mura. May ayuda pa sa gobyerno. Bawat pamilya talaga yung nakakatanggap ng tulong sa gobyerno. Ramdam mo yung gobyerno kay Duterte. Nakakainis yun. Yung kay BBM. Walang pandemya. Walang COVID-19. Pero ang bigas, ang mahal-mahal. Halos lahat ang bilihin. Mapagasuliin na gulay, karne, anumang isda dyan. Pero wala. BBM pa rin ang debis president. Biruin mo. Magdadalawang taon pa lang siya sa kanyang pagiging pangulo. Ramdam na natin ang bagong Pilipinas. Ang paghihirap at paghihikaos ng taong bayan. Kaya pag natapos niya ang kanyang 6 na taon, daming mamamatay na Pilipino sa gutom.
Kaya, laban hanggang dulo, mga kabangag. PBM is the best president. Singhot Tamor. Alam, ang gusto ko dito this area, ang gusto ko itong sinabi dito. Daming mamamatay na Pilipino sa gutom. Oh, daming mamamatay ang Pilipino sa gutom for 6 years daw, sabi niya. Kaya, laban hanggang dulo, mga kabangag. Laban hanggang dulo, mga kabangag. Oy, sino mga kabangag dito? Lumalaban daw. Laban daw kayo hanggang sa dulo. PBM is the best president. Singhot Pamor. Singhot Pamor daw, sabi ng netizen ito. So, yun lang mga kabibigan ating ladies, labag-labag for today. Ano yung reaction sa mga, sinare ko lang ng mga video ni Father Shano, ni Bishop Perez, tapos itong video na ito, na puro hindi magaganda, di ba, sa gobyernong ito. Well, these are their reactions, observations sa Pilipinas ngayon. So don't forget to like, subscribe, and share this video. See you everyone. Bye!